Ating paunlarin ang iyong kaalaman tungkol sa makabuluhang pakikipagkapwa, ang tao bilang panlipunang dinalang. Magandang araw! Minamahal kong mag-aaral sa ikawalong bayta. Kumusta ka? Handa ka na bang matuto sa ating bagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao? Ako si Teacher Bless, ang iyong magiging guro at gagabay sa iyo upang higit mo pang malinang ang iyong sarili sa mga aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Bago tayo magpatuloy, sigurado ako na marami kang natutuhan sa nakaraang aralin tungkol sa pakikipagkapwa. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Tara! Simulan na natin! Sa pagtatapos ng aralin, ay inaasahang magagawa mo ang sumusunod. Una, natutukoy mo ang kalikasan ng tao bilang panlipunang nilalang. Ikalawa, naiisa-isa mo ang mga birtud na kinakailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Ikatlo, naiisa-isa mo ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal at makatutugon sa pangangailangan ng ating kapwa, lalo na sa panahon ng pandemya at kalamidad. Ikaapat, nakabubuo ka ng isang bagay na makatutugon sa pangangailangan ng kabataan, lalo na sa panahon ng pandemya. Ihanda mo na ang iyong ballpen at papel. At maghanda ka na sapagkat susubukin ko ang iyong dating kaalaman kaugnay sa paksang ating tatalakayin. Narito ang panuto bilang gabay sa pagsasagawa ng gawain. Basahin at unawain ang bawat katanungan at pahayag. Isulat ang pinakaangkop na sagot sa iyong sagutang papel. Mayroon ka lamang 10 segundo upang sagutin ang mga katanungan sa bawat item. Malinaw ba ang aking panuto? Mabuti kung ganon! Unang bilang. Ito ay may kakayahang makibahagi sa lipunang ginagalawan. A. Kaibigan. B. Halaman. C. Hayop. D. Tao. Ang tamang sagot ay titik D, tao. Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa patlang. A. Kakayahan nilang umunawa sa damdamin ng iba. B. Kakayahan nilang makiramdam. C. Kanilang pagtanaw ng utang na loob. D. Kanilang pagiging emosyonal sa pakikisangkot. Ang tamang sagot ay titik D, kanilang pagiging emosyonal sa pakikisangkot. Para sa ikatlong tanong, ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay patlang. A. Nakabatay sa estado ng tao sa lipunan. B. Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya. C. Pagtrato sa kanya ng may paggalang at dignidad. D. Pagkakaroon ng inklinasyon na maging mapag-isa. Ang tamang sagot
ay titiksi pagtrato sa kanya ng may paggalang sa karapatan at dignidad. Ika-apat na bilang, maipakikita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod maliban sa patlang. A. Kakayahan ng taong umunawa. B. Pagmamalasakit sa kapakanan ng may kapansanan. C. Espesyal na paggagiliw sa nakaaangat sa lipunan. D. Pagtulong at pakikiramay sa kapwa. Ang tamang sagot ay titik C, espesyal na paggagiliw sa nakaaangat sa lipunan. Para naman sa ikalimang bilang, ang pagkakaroon ng iba't ibang samahan sa lipunan ay inaasahang magtataguyod ng patlang bilang paglilingkod sa kapwa at sa kabutihang panlahat. A. Kultura. B. Hanap buhay. C. Libangan. D. Pagtutulungan. Ang tamang sagot ay titik D, pagtutulungan. Nasagutan mo ba ng maayos ang mga tanong? Ano nga ba ang makabuluhang pakikipagkapwa? Ito ay pagtugon sa pangangailangan ng iba ng may paggalang at pagmamahal. Napakahalagang malaman natin ang kahulugan at kahalagahan ng pakikipagkapwa. Bilang isang panlipunang nilalang, may bahagi tayo at gampanin sa ating kapwa, lalong higit sa panahong sila ay nangangailangan. Kaugnay ito sa nangyayaring pandemya at mga krisis sa ating bansa. Sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa, ay malilinang sa atin ang ating aspektong intelektual, pangkabuhayan at panlipunan. Marahil ikaw ay nakaranas na makatanggap ng ayuda mula sa kapwa ngayong pandemya. Nakatutuwang makita at malaman na sa kabila na pare-parehong nasa pandemyang sitwasyon ay nagagawa pa rin tumulong ng ating mga kababayan. Hindi lang dahil sa likas sa Pilipino ang tumulong sa kapwa, kundi isa sa mga birtud na naikintal at naituro sa atin ng ating pamilya, kapwa at mga personal na karanasan na rin, kaya parang karaniwan na sa atin ang pagtulong. Ito ay isang tanda ng ating pagkalinga at pagmamahal sa ating kapwa. Lahat tayo ay apektado ng pandemyang ito at kalamidad na dagdaan. Nakalulungkot kung ating iisipin sapagkat marami ang nasira at nawalan ng mga ari-arian at ang ilan ay mga mahal pa sa buhay. Sa kabila nito, mayroon namang kagandahang hatid ang mga pangyayaring ito. Nakita at napatunayan nating muli ang pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat individual. Bawat isa ay may pagnanais na mag-abot at magbigay tulong sa mas higit na apektado at higit na nangangailangan. Kaunti man ang ating kakayanan, ngunit gumagawa ng kaparaanan para maibigay ang tulong na nais iparating sa ating mga kababayan. Ang mga ganitong aksyon ay higit na nagpapatatag ng ugnayan natin sa ating kapwa. Ngayon naman ay alamin natin ang mga birtud na kinakailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Pagtulong. Ang pagtulong ay isa sa mga pinakamagandang asal na dapat mayroon ang isang tao. Tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang talento, abilidad at kakayahan. Kaya nararapat lamang na gamitin ito
sa pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Pagmamahal, ito ay paggawa ng kabutihan sa kapwa, malapit man ito sa iyo o hindi. Pagbibigay ng ayon sa pangangailangan na kaya naman ninyong ibigay. Nang walang anumang paniningil at panunumbat dahil ginagawa ito ng bukal sa iyong kalooban. Hindi mabigat na gumawa para sa kabutihan ng kapwa. Mas malaki at pangmatagalang epekto o resulta ang tinitingnan dito. Dahil ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagmamahal. Narito ang mga kasabihang tiyak na makatutulong upang maging kalugod-lugod ang ugnayan natin sa ating kapwa. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Makitungo sa kapwa sa paraang gusto rin pakitunguhan ka. Naunawaan mo ba ang ating aralin ngayong araw? Magaling! Ngayon naman, ay subukan mong sanayin ang iyong sarili sa pagsagot sa mga gawain. Sa pagkakataong ito, ay bibigyan kita ng isang nakatutuwang gawain. Piliin mula sa kahon ang mga birtud na kinakailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Bibigyan kita ng 2 minuto upang gawin ito. Kumusta naman ang iyong pagsagot sa gawain? Narito ang susi sa pagwawasto para sa gawain ito. Maaari mo nang i-check ang iyong sariling sagot. Unang bilang, pagtulong. Ikalawang bilang, pag-aaruga. Ikatlong bilang, pagbibigay. Ikaapat, pagmamahal. At ikalima, paggalang. Ngayon naman, ay dumako tayo sa isa pang exciting na gawain. Lagyan ng check ang bilang sa iyong sagutang papel kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal at X naman kung hindi. Mayroon ka lamang 2 minuto upang sagutin ang mga ito. Handa ka na ba? Tara, simula!
naman ay subukan mong iwasto ang iyong mga sagot. Ang unang bilang, check. Ikalawa, X. Ikatlo, check. Ikaapat, check. At ang panguling bilang, X. Naunawaan mo ba ang paksang ating tinalakay? Mahusay! Ang tao bilang panlipunang nilalang. Ang lahat ng tao ay may kakayahang makibahagi sa lipunan. Magiging makabuluhan ang ating pakikipagkapwa kung nagiging daluyan tayo ng pagmamahal, pagalang, at katugunan sa kanilang pangarap at pangangailangan. Lagi mong tatandaan ang mga kasabihang huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili upang palagi mong maibigay ang pagpapahalagang nararapat sa iyong kapwa. Sa pagkakataong ito, ay susukatin ko ang iyong natutuhan sa ating paksa. Sagutin mo ang mga pahayag na makikita sa screen. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo sa pagsagot ng bawat tanong. Handa ka na ba? Simulan mo na! Basahin at unawain ang bawat katanungan at pahayag. Isulat ang pinakaangkop na sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, ito ay may kakayahang makibahagi sa lipunang ginagalawan. A. Kaibigan. B. Halaman. C. Hayop. At D. Tao. Ang tamang sagot ay titik D, tao. Ang tao ay isang panlipunang nilalang, kaya siya lamang ang may kakayahang makibahagi sa lipunang kanyang ginagalawan. Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa A. Kakayahan nilang umunawa sa damdamin ng iba. B. Kakayahan nilang makiramdam. C. Kanilang pagtanaw ng utang na loob. At titik D. Kanilang pagiging emosyonal sa pakikisangkot. Ang tamang sagot ay titik D. Kanilang pagiging emosyonal sa pakikisangkot. Nagiging kahinaan ng Pilipino ang pakikipagkapwa kung nagiging emosyonal ang kanyang pakikisangkot. Ikatlong bilang. Ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay patlang. A. Nakabatay sa estado ng tao sa lipunan. B. Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya. C. Pagtrato sa kanya ng may pagalang at dignidad. At titik D, pagkakaroon ng inklinasyon na maging mapag-isa. Ang tamang sagot ay titik C, pagtrato sa kanya ng may pagalang sa karapatan at dignidad. Nararapat na pakitunguhan natin ang ating kapwa nang may pagalang sa kanyang karapatan at dignidad. Ikaapat na tanong. Maipakikita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod maliban sa patlang. A. Kakayahan ng taong umunawa. B.
pagmamalasakit sa kapakanan ng may kapansanan. C. Espesyal na pagkagiliw sa nakaaangat sa lipunan. At titik D. Pagtulong at pakikiramay sa kapwa. Ang tamang sagot ay titik C, espesyal na pagkagiliw sa nakaaangat sa lipunan. Hindi nagiging makabuluhan ang ating pakikipagkapwa kung bibigyan natin ng espesyal na pagkagiliw ang mga taong nakaaangat sa lipunan. Ikalimang tanong. Ang pagkakaroon ng iba't ibang samahan sa lipunan ay inaasahang magtataguyod ng patlang bilang paglilingkod sa kapwa at sa kabutihang panlahat. A. Kultura. B. Hanap buhay. C. Libangan. At titik D. Pagtutulungan. Ang tamang sagot ay titik D, pagtutulungan. Ang pagkakaroon ng iba't ibang samahan sa lipunan ay inaasahang magtataguyod ng pagtutulungan bilang paglilingkod sa kapwa at sa kabutihang panlahat. Para sa iyong takdang aralin, tukuyin kung sino-sino ang mga tao na lagi mong nakakasama. Anong mabubuting bagay ang nagawa mo para sa kanila? Isulat din ang mga bagay na nagawa na nila para sa iyo. Gumawa ng parehong talahanayan sa iyong sagutang papel. Ikinagagalak kong marami kang natutuhan sa mga paksa at gawain na tumutukoy sa tao bilang panlipunang nilalang. Muli, ako si Teacher Bless na nagsasabing ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa ating kapwa ay indikasyon ng pagmamahalan, kasiyahan at isang matatag na lipunan. Magkita-kita tayo muli sa susunod nating pag-aaral dito lamang sa Puerto Princesa Dream TV. Hanggang sa muli, paalam!